Đấng mô điều sanh linh cốt mô na na ko ba li no sa yo ba ga ma ti ma na pa ai du mu du lo se yo u pa ma kam ta na ma mo ang di wa ko i na ni nim dim kung ma le yo se yo Puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kayo matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, Padre. Tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, lalo na po ngayong Biyernes, araw ng pagmamahal, kaya tayo ay marapat na napupuspos ng ganitong ginawa ng Diyos sa atin. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan. May kababaang loob ating sambitin na aming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamta namin nawa ng buong kaligayahan sa pagtanggap namin nito. Kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mabababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ng wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos,
sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po ang lahat. Ang tao'y nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama, ating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudiyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudiyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista. Ngunit hindi hayagan, sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang nakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama at na Anak at na Espiritu Santo, Amen. Magandang hapon po sa lahat. Yung pong unang pagbasa na hinalaw sa aklat ng karunungan
mahirap po yatang maintindihan. It's hard to read and much more to reflect upon. Lalo na po pag tumutukoy ito sa kasalanan. Napakahirap pong umamin pagka ikay nagkakasala. Ano? Kanya-kanya tayong pag-aartikulante o kaya po ay humahanap ng palusot. At kandahirap na unless proven guilty, ay we do not admit our sinfulness and imperfection. Ayun na lamang makabasag ka ng baso o plato sa pamamahay, pagka nagtatanong yung nanay, sino nagbasag dito? Ay walang nasagot na ako. Kanya-kanyang tanggihanan. Habang tumutubo ang kawayan, tumutubo ang kalatsutsi, ayaw nating umamin. Because of the depths as well as the callousness of the guilt. Meron pong mga tao na manhid ang budhi. Pakibigkas natin, may mga taong madhid ang budhi. Para bang insulated, soundproof. Tayo po nabubwisit pagka yung kapitbahay maingay. Pero yung sarili nating ingay, ayaw nating kilanlin. Ano? Kaya, yun po ang binabanggit dito sa unang pagbasa. Then, eventually, in our gospel reading, it tells us about Jesus ano, na ginagawaan ng binabalaka ng masama na mga Hudiyo. Pagkat ina-assert niya yung kanyang pagiging anak ng Diyos. Ay ayaw naman paniwalaan ng kanyang audience. Una niyang nilabag, paglabag sa Sabat o araw ng pamamahinga. Yung ikalawa ay yung kanyang pagpapatawad. Marami sa atin ay ayaw magpatawad. Sabihin nating ito po ay gawain laang walang personala. Kaya yun po ang ating mga parabagang make-up not to take responsibility to what we have done. Kaya sa panahong ito ng Kuwaresma, hilingin po natin na tayo magkamayroon ng malinis na konsyensya. Pagkat our reasoning, our intent are deadly in a sense that we want to destroy yung mga tao na balakid sa ating mga sagustuhin. Bakit ba mayroong mga nagakamatay? Ayaw nating tanggapin ang katotohanan bakit kita ay dayok-dok, ano, addicted to the sins as well as the structure and systematic that maintains the status quo. Because we want to insist our own interest that is detrimental not only to people but much more to ourselves. We want to save our skins from the responsibility. Sa ngalan ng Ama at na Anak at na Espiritu Santo. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, ng patawad mo.
Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kaninyo itinaas ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan at ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakina may sala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Humingi pinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik namin, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay,
at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, katekista, mga bata, mga kabataan, mga pamilya, at gayon din po ang mga nagsasagawa ng Lenten Recollection and Holy Retreats, maging yung po mga nagsasagawa ng Via Crucis at ang iba't iba pang mga spiritual exercises ngayong panahon ng Kuwaresma. Ang mga birthday celebrators sa buwang ito ng Marso, ang aking kapatid na si Sencha. Gayun din po ang mga mayroong eksaminasyon, mga nasa larangan ng iba't ibang paggawa. Maging ang mga na sinasamo nating dalangin sa pagpunta rito sa kay Santo Padre Pio National Shrine. At gayon din ang iba na sa sitwasyon ng karalitaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaong si Mary Ann, si Edwin, si David, Senior Felicidad, Marcelino, Ana, at yung mga sumakabilang buhay nating miyembro ng pamilya at lahat na mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalnis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa papatawad namin sa nagkakasala sa amin.
sa tukso at iadya mo kami. Naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at pangkwaresmang blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Sa dugo niya ibinuhos ng poong si Hesukristo, natubos ang mga tao sa kasalanan ng mundo, kaya't nasagip niya tayo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging, Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Pulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapalit.
Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke din naman, ikaw ay naghahanap buhay. Ang sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tulutan mo ang aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po ang makikilala, ikaw po ang makikilala, ikaw po ang makikilala sa taong mabaka, baba. Tayo po ay manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasahan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumumpalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, natitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 na umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong magpapakumpisal ng Sabado, ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman sa lahat ng araw ng Biyernes, ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus
Sa ganap na ikatatlo na hapon, available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng karapol dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 pesos only. Panoorin po natin ito. Susunod pong misa ay sa ganap na ikalamyan ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time team na bagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin o pangalahat ng dubulog. Magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalaala ng pakikisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
baka may nais pong magmadre sa inyo, ano? 18 years old hanggang 35 years old ay magsadya lamang po sa FMM o Franciscan Missionary of Mary doon po sa San Damiano Spiritual Center doon sa malapit sa Rotonda sa Tagaytay. Sa April 29 up to 30, meron pong search in. Dalawang araw ito ay wala po itong bayad o ito'y libre. Ano? Kaya yung mga kababaihan na nais magmadre, 18 to 35 years old, magsadya po doon. Salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Napawi mo ang tao tulad sa saliwang damo, sa umaga'y mabigkas, sa gabi nalulun. Sa amin ay ituro karunungan ng puso, ang pag-ibig sa'yo ay aming matantong.